Welcome to my channel, your channel, our channel, Leading Sunrise. For today's vlog, ipapakita ko ulit sa inyo yung ating pets na kakatiel at lovebirds. So magbabalik tanaw muna tayo guys. Kung naaalala nyo, ang kakatiel namin na color yellow ay nagkaroon ng karamdaman at hanggang sa unti-unti na nga siyang nanghina at nawala na siya. So, ito yung video na buhay pa siya. At ang ganda nilang pagmasdan dahil healthy pa siya. Bigla na lang isang araw ay nanghina. Hindi namin alam kung ano ang dahilan. Ang unang symptom niya ay nanghihina siya. Naka-steady lang siya sa isang lugar dito sa kanyang bahay. At mapapansin mo yung kanyang mata ay parang may sugat, siguro na infect na rin at nagkaroon siguro ng lagnat. Ganun naman talaga kapag nagkakaroon ng bacteria is nilalagnat at hanggang sa humina ng humina na siya. At siya pa naman ang nauna naming kakatiel nung pandemic. At makikita nyo dito sa video na ito, dadalawa na lang sila, wala na yung isang color yellow. At babae pa naman yun, kapartner ng isa sa kanila. At ito naman yung aming mga lovebirds na makukulit at maiingay pa rin. At malalaki na sila guys, hindi tulad nung dati na naibidyohan natin na mga baby pa sila. At minsan nakikita ko na partners na sila, tulad nun nasa taas, magka-partner lagi yan, magkatabi. At ngayon nga ay magpapakain tayo. Ito yung kanilang mga pagkain. Ito yung mga maliliit na grains. Meron siyang corn. At yung isa naman ay malalaki para siyang sunflower seed. So kukuha lang ako ng papel. Hindi ko bubuksan yung mismong kulungan para hindi sila makawala. At kung makikita nyo yung aking dalang cup na color yellow, ay sukatan ng kanilang mga pagkain. So inaayos ko muna yung lalagyan ng kanilang pagkain dahil lagi nilang tinataob yun kapag wala ng laman. Kumukuha lang ako ng maliit na papel at isasahod ko hanggang makarating dun sa kanilang mga pinggan. Parang bridge lang ito para yung flow ng pagkain nila mula sa labas hanggang sa loob. Para hindi ko nabubuksan yung mismong door ng kanilang kulungan at baka sila ay makawala. So ayun, mga gutom na nga sila at itong naka-separate na lovebirds namin ay couple na sila. Nagkaroon na sila ng egg kaso hindi na nabuo, nabasag at kaya sineparate na namin sila ng kulungan para nga meron silang privacy. At ang kulang na lang nila ay yung kanilang mismong bahay or pinaka-room. Kailangan medyo may mainit na lugar or yung ibang mga nasa puno ay gumagawa ng mga nest. So tayo naman magpro-provide tayo ng kanilang nest din para nga sila ay maging couple at magkaroon din sila ng egg. So ayun lang at inayos-ayos ko lang yung kanilang mga pinaglalagyan ng mga tubig at pagkain. So yung pangalawang lagayan naman ng ating lalagyan. Same process pa rin ang paglalagay ko ng pagkain.
nilalagyan ko lang ng papel para maging bridge ng pagkain papunta doon sa loob ng kulungan. Alam nyo ba guys, kapag naglalagay ako ng mga pagkain nila, parang lagi silang gutom. Pero meron naman silang mga natitirang pagkain. Gusto lang nilang mga pagkain na fresh yung mga bagong lagay lang. Stick lang ang ginagamit ko para pang-usog ng mga lagayan nila. Para nga hindi ako magbubukas ng kanilang door. Dahil mabilis itong mga lovebirds, nakakasingit ito at nakakawala sa kanilang mga kulungan. Ang next naman nating bibigyan itong mga kakachel natin, nadadalawa na lang sila. So ganun pa rin ang process na ginagawa ko. And then lalagyan na rin natin ng tubig. At alam nyo ba guys, yung minsang nilalagyan ko ng tubig, ginagawa nilang paliguan. Siguro naiinitan sila or gusto nilang maglaro sa tubig. At ayan nga, at nakakain na sila, kaya nanahimik na. So hanggang ngayon, kumakain pa rin sila. Hanggat may pagkain, sige lang ang pagkain. Ganyan ang mga ibon. At nawiwili sila sa kanilang mga ginagawa. Wala naman silang time kahit kailan. Kung gusto nilang kumain, sige lang ng sige. At etong white na lovebirds, kapag binibidyuhan or pinipicturan siya, lagi yang lumalapit, gustong gusto niya sa tao at gusto niya laging siya ang pinipicturan. Kaya ayun, lumapit na naman sa ating camera. Etong isa naman, lagi naman nasa taas. So iba ang kanilang mga habit. So kung makikita nyo yung kanilang kulungan sa baba ay sira na, kakatuka nila, made of wood yun. So nawala na yung bubungan, na sira na nila yun, kaya hindi pa namin napapalitan. So ayun, kain lang mga tweets, magpakabusog kayo dahil ang ganda nyo na, ang lalaki nyo na, ang taba at maganda yung mga colors nyo. At eto naman yung aming kakachel na color gray, na yellow ang kanyang ulo, na meron siyang blush on na orange. So yan ang kanyang traits, at kapag binibidyohan siya, lagi siyang humaharap sa camera. At ito namang isang
kakatsyel na gray with white ay hindi siya masyadong humaharap sa camera. Lagi yung busy at meron siyang ginagawa palagi. So ayan, nakita niya tayo. Sumilip lang. Marunong na rin silang sumipol, guys, at pumipito yan kapag umaga. So ayun, at nakakalungkot, wala na yung aming kakatsyel na color yellow. Siya pa naman yung pinaka panganay sa kanilang tatlo. At napakabait niyan. At maaamo yan sa mga tao. So ayan na naman, nakita ko na naman siya nagaganyan. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin yun, kung nangangati ba siya o naglalaro lang siya.
So ayun guys, I hope na nag-enjoy kayo sa ating vlogs for today. At hanggang sa muli, bye for now guys! Please like, share, and subscribe to our channel and click the notification bell para updated kayo sa ating mga videos. Thank you for watching!